Hello mga ka-load, for today's vlog natin po is magbablog tayo dito sa palaya ng aking kapatid po. Ayan. Ayan, napakaganda ng palaya. Ayan po. Ayan. Hanggang doon yan mga ka-load, sa bahay, harap ng bahay yung palaya niya. Ayan. Hanggang doon yun sa katastasan. So tingnan natin lahat ng palaya mga ka-load. Yung talagang napakaganda. Kasi dito sa harap is makikita natin na napakaganda ng ano niya, mga bunga niya. Ayan. Hanggang sa taas-taasan niyan doon mga kaluts, napakalawak po ito. So sa lahat ng nagtanim ng palay ngayong season na to is ito yata yung napakaswerte yung sa kapatid ko, kasi napakaalaga niya at napakalinis ng mga palaya niya. Pero dahil sa minsan malakas yung ulan, nasisira yung mga pilapilya dito. Ayan, wasak na wasak na. So baka sakali. Ayan po, napakaganda ng bunga yung. Pag hindi pa ako nakalis is baka tutulungan ko siya sa pag ano ng mga pilapil, kasi sira na. Masipag kasi ganyan talaga pag masipag ka is binibiyaan ka ng Panginoon ng napakaganda na ani. Ayan, napakaganda yan. So ayan o. Ayan, wasak na yung pilapil niya. Napakalawak to yung mga kaluds. Ayan, sira na, maliit na lang. So kailangan mo mag-ingat, baka mahulog ka. Kasi sa sobrang lakas ng tubig galing sa taas is nasisira siya. Tignan nyo naman mga kaluds kung gaano kalawak yung palaya niya. So ayan, hinaharangan niya yan para yung tubig is papasok. Napakaswerte mga kaluds ngayong season na to, kasi talagang bago lumabas yung mga bunga is sinabayan siya ng ulan. So palaya niya is hindi na makakahabol, kasi yung tuyo yung nakaraang linggo po yung palaya niya. Ayan, napakaganda na po. Ganyan na kasing difficulty sa isang mangunguma kapag magtanim ka ng palay. Kailangan alagaan, gastusan ng maayos para maganda yung ani. Kasi pag once tinipid mo yung palay ay aasahan mo na titipirin ka rin yan sa kita mo. So para magandang ani, kailangan todo suporta ka rin sa palay para sa ganun is yun, napakaganda oh. Yan, napakalawak yan mga kaluds. Yan. Hanggang sa taas yan dun mga kaluds. Naalala nyo nakaraan nag vlog ako na nagtatanim ako ng palay dun po yun sa kataas-taasan kasulukan. So malayo nang narating natin. Ito, may mga saging din siya dito. Yan. Kailangan mo yan, linisin yan yung magkabilaan na pilapil yan para kahit papaano is yung mga daga. So nag-spray siya kanina para sa mga insekto mga kaluds. Yan. Kaya pag wala akong ginagawa, nagpapatulong sa akin ito, medyo hindi maganda. Pero okay na rin yan. Tingnan mo kung gano'n sa kasipag. Pag ito galing niya sa trabaho, diretso sa palayan. Dati pagdating ko dito mga kalusis, napakasukal yan dito ng kanal na to. Ito nahuli, ito yung kung bakit nahuli. Ito yung nabahaan na side mga kaluds. Kaya nahuli yan siya. Yan, maganda oh. Ayan, natingnan yung mga nahuli yan. Mga ano yan. Yung nadaanan ng baha na tinaniman niya lang ulit. Ayan o. Ayan o, sa kabilang napakagandang lalaki ng bunga o.
busog na busog. Ayan, yan yung side niya, andyan kami dati nag ano, punla ng palay na pangtan. Kung tawagin na idapog. Ito pa sa kanya pa din itong mga kaluts. Tingnan niya naman kung gaano kalawak ng palayan niya. So hindi basta basta, kaya kailangan tutukan niya na maayos para gumanda yung ani niya. So believe ako sa kanya at nakayanan niya yung ganito kalawak na palayan. Kahit isubsob na sa trabaho, alam niyo naman ang trabaho sa Negros Provincia is tubuan. Nilagyan niya ng yero para sa mga ibon or maya. Yan. Yung gaano kalawak. So nakaraan kinausap niya ako na kapag hindi na daw ako babalik is tutulungan ko daw siya. Kasi hindi basta-basta napakalawak. So dito din siya kumukuha ng supply ng tubig niya. Parang itong side na to is mapasokan ng tubig kasi napakataas na to ng kanal. So hirap siya. Kaya kailangan niyang gawa ng paraan para umakyat yung tubig dito. So ito napakalalim to, kaya nakapasok dito yung tubig dahil sa umulan. So hindi na yun natirapos mga kalod. Nasa dulo na po tayo. At tayo tatawid pa ulit. Kainit na mga kalods. Pasensya na po kayo kung mainit yung vlog natin kasi tanghali na tayo nagising. So by the way, ito mga kalods, extension pa rin to, sa kanya pa rin to. Yan. Lahat na nakikita nyo yan na palay yan sa kanya. Yan, yan yung nakikita nyo kung nagbablog dyan dati, nagtatanim ng palay. Ako kasi nagtanim nito. So dito kinapos talaga sa tubig dito kasi na, parang napakataas na to, kaya medyo hindi maganda dito yung sa taas. Pero pagdating ng ani, ito pa yung napakaganda na ano, napakatinggas na bunga. Ito yung tininiman ko, itong anim na ano, plat ng palayan. Ako nagtanim nito. So baka sa pagtanim ng pala yung hindi maganda yung taga-tanim. So, napakalayo, napakalawak mga kalods. Ayan, ayan, lalaki po. Ito dati palayan ito mga kalods, hanggang dun sa kaduluduluan palayan. Pero ngayon ginawa ng tubuhan. Ayan. Ito. Napakaganda po. Lawak yan sa kanya pa yan. Ito yung napakaganda sa probinsya mga kalod kapag may lupa ka na sakahan. Yan, dahil sa oras ng tag-ani ay sigurado lahat ng problema mo at ano sa bigas sulit naman, sulit na yung gasto pero sulit naman yung ani mo kasi ginastusan mo ng maayos yung iyong palayan. Ganyan lang ang sikrito sa pag tanim ng palay o tinatawag na pangunguma sa probinsya. Huwag mong tipirin, bigyan mo ng oras ang iyong palayan para sa ganun is maganda yung kita sa ani. Sa kanya yan lahat mga kalod. Napakalawak, di ba? So medyo mainit na tayo ngayon, mainit na ang panahon dahil tanghali na tayo nagising. So by the way mga kalod, ngayon lang ako nakabalik sa aking pagbablog dahil sobrang hina ng internet dito. So hindi ako nakabalik sa aking YouTube channel. By the way, ngayon I hope na tuloy-tuloy na naman ulit tayo sa pagbablog. Ayan, ito yung tinatawag na buhay probinsya. So tingnan nyo kung gaano kalayo mga kalods, kalawak ng palayan niya. So pabalik na po tayo mga kalods. Ay.
Pakalayo mga kaluds. Yan, ang ganda oh. Yan dati ito yung lugar kung saan dito kami kumuha ng tubig para papuntahin ditong tubig, kasi nung time na magpapatanim ng mga pala yung kapatid ko, ito wala tong tubig. So ginawa namin, nagdala kami dito ng motor, dito kami kumuha ng tubig para ilagay dito. So sa awa ng Diyos, ayan, maganda na taniman siya, maganda yung bunga. So by the way mga kaluds, kukuwat muna tayo ng ano, makakain. Mayroong bunga ng bayabas dito. Ayan, hinog na kaya to. Nakaraan sobrang dami ng bunga nito mga kaluds. Hinog na nga siya. So ang kabuuan nito mga kalut ng palayan niya is nasa dalawang hektarya ng palayan yung palay niya, tinaniman niya. Isang buwig pa na saging, medyo mura pa kaya. Huwag muna natin kunin. Tingin pa tayo dito ng yabas mga kaluds, baka may hinog pa. So kasi tayo ng pilapil mga kaluds, ingatan tayo. Ayun, kung gaano kayo kalapad mga kalun. Nandito tayo sa puno ng bayabas mga kalun. Hanap tayo ng hinog. Pangalan na yata. Ito may hinog pa mga kalun. Isang piraso na lang. Wala ng bunga. Ay, ito pa mga kalod, malaki. Yan. Ubos na ng mga bata, kaya wala na. Pero nakaraan, dami dito. Daming dala yung kapatid sa bahay. Uuwi na tayo mga kalod. Ingat lang, ingat sa baba. Ay! Muntik na. Tamis, sobrang tamis mga kalut ng bayabas. Yan. Yan. Ang tanim na ito mga kalod si medyo nasamahan lang ng pagpapalat ng Panginoon, kaya medyo gumanda yung tanim niya. So karamihan medyo minalas dahil nahuli sa panahon, or tawag dito na tinapos sa tubig, kaya hindi gumanda yung pinalabasan. Ito kasi nauna kasi ito eh, kaya napakaswerte niya at nauna siya. Dito tayo dadaan kasi walang madaanan.
Eh, busog ng palay. So, titingnan nyo. Wala nga ang tubig dito, mga kalod. Kasi napakataas na. Hindi kayang abutin ng tubig sa kanal. So, kaya nga naghihintay ito ng ulan. So, inadunin siya ng panahon. Sinamahan siya ng panahon. So, maraming tubig sa kanal, pero hanggang dito lang yan siya. Kasi mababa dito. Buti lang, kaunti lang yung damo ngayon. Ganda oh.